Eh, meron na lamang pong lalakarin si Ate Nyo din. Alam nyo naman na yun, eh, di ba? So, syempre, Aster, hindi pa rin binitawan ang Lion. Talo naman, kumuha dito ng Timber at Gyrocopter. Talang talagang paborito nila yung Timber, so para kay WS, ano? And Aster, kumuha na ng Pudge immediately. Okay na, mga idol, ang iniintay talaga ng lahat. None other than yun nga pong Blacklist Rivalry versus Geek Fam and mga tropa. Mamaya po yun, right after the series, tumutok lang kayo dito sa Kuwinik eh, paniguradong matutunghayan nyo yung magagandang dotahan na nag-aabang. Mamaya sila Boss Alo at Boss Kimo ang magkakast nun. So be sure to tune in and tumambay na dito ngayon sa atin nga pong broadcast ng BetBoom Dacha 2024. Okay na. Pagising ako, pag-blacklist na. Nako, idol. Kausapin mo na si Siri. Set an alarm for 8 p.m. Ayan, ayan. But nagkakas na lang si Armel ngayon? Sayang talent, sabi ni Bin. Relax ka lang, idol. Cast-cast muna tayo kasi steady na ang Aurora sa main event. Direct invite po sila, mga idol. Kasama nila doon yung Gaming Gladiators, Team Spirit, LGD, and so on and so forth. Hindi ko na sila iisa-isahin pa sa inyo. Dahil matagal-tagal pa yon. Nasa close qualifiers pa lang po tayo. Whoever wins this one, yung close qualifiers natin, no, yung mag-champion doon, yung magka-qualify sa main event. Okay, from China and C, since pinagsama na yung region. Okay, hindi ko nakita yung Kuya Nick page sa Facebook. Nandyan lang yun, boss, fb.gg/KuyaNickWXC. Aster yan, di pa nadala ang Timber, sabi ni Aryur Riding. Yan. Oo, pare, totoo. Mukhang ganun din naman, no? Grimstroke, kinuha. Ayan, ingat ka, Choy. Paalam. So, Grimstroke for Team Aster. Ang pwede pa nilang kunin dito, Primal Beast. Yung kanina. Centaur. Okay pa din naman yan. Though, siguro kaya kumuha ng Undying yung Talon. As an answer somewhat doon sa isang Centaur. Ano? Ayan nga. Na may civilian pa nga si Boss JB. Ayan na, Timber 3 games, di na umay, sabi ni Benedict. Ganun talaga, par. Diba? Gumagana naman eh. Pwede na yan. Shoutout daw kay Kuro. Kuro Kiken. Ayan, hello sa inyo. Ayan, ayan. Mga idol, magandang gabi sa inyo lahat. Samahan nyo ako, comment lang kayo dyan. Eh, shoutout natin talaga yung mga tropa dyan. Boss Eugene Castillo, kuya mo ba talaga si Armel? Tignan mo na lang sa mukha, idol. Pag nakita mo yung resemblance, ikaw na ang sumagot. Shoutout from Tanza, Cavite, sabi ni Boss Stopper. Uy, 80 Vax represent. Okay. Ang hindi ko gusto, ang Centaur of Plane, parang di kaya ni Akashi Elaine, sabi ni Boss Brian. Yun na nga. Diba, pwede din naman. Pero Faceless Void ang inuna dito ng Team Aster. Talo naman. Kumuha sila ng Luna. Ah, okay. Naunang pick yung Luna. I see. Tapos, Faceless Void ang naging answer ng Aster. So, Pakban. Respeto nila yan para kay Chuan. Diba? Sauce talaga yan sa mga favorites nila. Talo na to. Sabi ni Boss Benedict. Ayun na nga. Dito pala dapat nanonood. Dito kayo nagbabasa, sabi ni Are You Riding. Naku, nagbabasa naman tayo sa lahat. Direct pa, refresh tayo ng Facebook. Sa Facebook. Medyo nakaano eh. Yeah. Thank you, thank you. Hindi kasi guys, syempre, pag may kasama tayo, nag-analyze naman si Dayan. Ang bastos naman natin kung isa-shoutout ko kayo tapos nag-analyze siya. Di ba, nahayaan ko lang si atin yung Dayan. And pagka mga gantong solo-solo, pwede naman yan. Kakausapin naman natin kayo. Di ba? Alright, alright. OD or SD last pick ng Talon, sabi ni Bidep. Pwede, pwede yan. Ayan, Rachel, Benedicto, Jerome. Ayan, shoutout sa Facebook. Kaka-refresh lang ng Facebook chat natin. Pagpasensyahan nyo na. Okay. Skyler, Armel, King Badger. Sino ba talaga?
Sino ba, par? Sino ba ang papa-shoutout mo? Okay na, mga idol. Saan kayo dyan, mga boss? Sabi ni Boss Crazy Ray, siguro sa lineup ngayon, gusto kong mag-aster. Alam mo, kompletos Ricardos eh. Core Pudge. DK po push. Yung Pudge yung pa frontline together with DK, tas Faceless Boy da damage. Pero outside Chrono, ang pinaka-damage lang nila doon, si Lion, di ba? Or yung DK na naka-dragon form. Pero we'll see. Yung scaling kasi nung Luna, maganda din eh. Timing na lang din to. For Talon, pag maganda yung early game nila, pwede na lang ma-push through hanggang 30 minutes siguro. Kailangan matapos nila to 30, 32 minutes. Mga ganong klase ng snowball game ba? Si Team Master, may DK, may Faceless Void. Nakakatakot pag tumungtong to ng 35 onwards eh. Or 40 minutes at least. Yung mga ganong bagay. Pero Chuan mid. Sa kanyang Team Verso. WS naman gagamitin dito ni Mars. At least nanawa siya. Diba? At least nanawa siya. No hit daw, sabi ni Tropa. Pero Aster to. Totoo naman. Okay, yung kumbaga, yun yung mga magagandang sinasabi ng Tropa natin. Ano? Yung tipong ayaw, hindi sa ayaw mo dun sa team. Talagang nagagandahan ka lang sa drop. Yan. Magandang magandang gabi, mga idolo. Faceless Void na ako between Luna. Totoo naman. Meron naman talagang advantage and disadvantages dito yung Faceless Void. Advantage ng Faceless Void late game. Early game naman yung kalakasan dito nitong si Luna. So, we'll see. Paano ba magiging ganap dito? No? Talon ako, you deceive at tumba. O nga, no? Pwede nga yun, kay Undying, pag nakuha niya na yun. Pero medyo may katagalan pa kasi. So, let's check out yung mga possibilities dito sa game number 3. Third game naman na to, laglaga ng muka, mga idol. Okay? Whoever loses this one will be eliminated mula po dito sa close qualifiers ng BetBoom Dacha 2024 C plus China. Okay? Hindi yan mananalo if under 39 pre, sabi dito ni Tropa. Under 39 Aster win. Yung si Ari Rai. Pwede naman siguro, under 39, siguro mga 37. Tapos to, mga 37 minutes pag tumalong yung Talon ng mga 32, ganun. Pero yun na. Guys, ito na nga ang ating bakbakan. Let's head on to the game number 3. So, sa nakikita natin, itong Talon, mga par, sila yung dumidilit-dilit ng mga Giants, pumapalag talaga sa iba't ibang mga teams, ano. Pero marami pa silang rooms for improvement eh. Young team pa lang to, young bloods pa lang sila. So, suportahan natin itong C-team na to. Meron din kasi future. Diba? Malay naman natin. Makita pa natin itong team na to going forward. Gutom na ata itong caster. Oo pare! Nakakagutom! Nakakagutom talaga at pag in-energy mo pa dito yung mga naglalakad pa lang. Tumatakbo na sila! Anak ka ng talk, wow. Pero yun nga, magandang gabi mga kaibigan. Aster and Talon po ito. Again, whoever wins this will be moving forward sa ating lower bracket. And yung matatalo po ay eliminated na fully dito sa BetBoom Dacha 2024 CNNC Closed Qualifiers. So, Hook, ay grabe naman talagang mamingwit yaan. Unjing, oretong ang si Ponyo tumagal pa dahil dun sa DK. Echos lang, sabi dito ni Jokam. That's DK gone. And that's the first blood, mga idolo. Pagkaganyan, PM na agad sa Onyx page. Okay, matik na yan sa atin. Ayan, ayan. Boss Anthony Guina. Ayan, shoutouts from Brunei. Direct yung tweets natin. Nawala yung chat, ha? Thank you. Ayun. Salamat, mga idol. Sa mga nanonood, sa mga nagsishare, relax lang kayo dyan. Easy lang si Boogie. Di pinagpapawisan. Okay na. Ay! Nashoot? Shoot tayo sa banga? Nashoot tayo, direct.
Okay na yan. Wala man tayo audio ah. Ha? Shoot, no? Okay guys, lipat muna kayo dito sa YouTube. Lipat muna kayo dito sa YouTube. Okay na mga pare. Good eve, shoutout kay Tyler watching from Kiev. Ayun, Boss Christian, Batmes, magandang gabi or magandang araw kung anong oras na dyan sa inyo. Okay, so ngayon, check muna natin itong ang bakbakan. Meron lang tayong asikasuin saglit. So, ayan, goods naman na. Sa top lane, Akashi. Yung magiging ganap dito kay Akashi kapag naging sobrang smooth. Pag sobrang smooth to the point na around 12 minutes, sobrang steady niya sa lane, walang gumagalaw, di pa siya namamatay. Asahan na natin na yung katalon, pwede magtuloy-tuloy. Pero mahuhook, as yung Earth Spike, cooldown na eh. So, hindi na ganun ka-threaten si Akashi. Actually, lalapit pa siya dito ngayon kay Frisk, who is about to die right now. Meron namang Earth Spike, nakaka-cooldown lang, but the Lucent Beam will be finishing the job. And there we go. Ayan na nga. Makikitaan po, Boss JB, from Japan. Sa Boss Pando, uy! From Nippon. Ayan. Aram Nippon si Idol. Chiwan. Tsaka si Echos or Echo ZZ. Ayan, nakabasa ko kanina sa YouTube ba yun or sa Twitch. Echo ZZ daw ang basa. Wala lang, nilalandian lang yung pagbasa para may ano lang, may taste ba? Okay, ba't nawala sa Twitch? Na-shoot tayo, pare! Na-shoot tayo, paps! Hindi kasi, ano yan eh. Pagka nag-audio tayo dito, bawal, di ba? And again, yun sa Dota TV, sobrang delay. Puputaktihin tayo dito ng mga spoilers na piling Rudy Baldwin. Doon na lang tayo sa walang audio, pero updated yung oras. Kaso, ha? Pati si Coco, nabaril din sa Twitch. Na-shoot din, guys. So, relax muna tayo dito. Alo, tapos kayo mamaya, boss. Oo, boss. Ano lang tayo? Pampainit. Yan. Pampainit lang tayo ng main event. Boss Alo at Boss Kimo mamaya sa Blacklist versus Geek Fam. Abangan nyo yun. Solid yun. Direct meron. Ayan. Baka nagkaka-caster ako eh. Piedos Pueblos. Invite ka sir para mag-caster. Naku boss, okay na yan. Baka kasi yung ma-invite pa natin, yung sisigaw dito ng ano eh. Diba? Para safe na tayo. Okay na yung ulos-ulos. I got you boys. Okay, mag-alala. Pero eto naman pong si Jokam. Mukhang mayayari dito dahil sobra mo nalalim minsan. Megos na yan. Faceless Void securing that kill. Mr. Debut kill dito, 4 minutes in. Okay na yan dahil sa Faceless naman napunta. Okay, alright. Kitong Pudge, may Santa hat, sabi ni Von. Actually, lahat sila may mga Santa hat na eh. Diba, malalagyan mo na yun. Si Mars. Yan. Okay na. So, Mars, siguro sabi ni WS, nakakasawa ng mag-timber. Ikaw naman, Chuan. Adib-adib ki. Pinapag-timber mo ako. Pinapag-timber. Ikaw naman mag-timber dyan. Magmamars naman ako. Diba? Ah, Jisoo, ito naman. Dinadagdagan mo yung kamukha ko. Si Larry Gadon din. Mga wowo. Jokam, pulling. Kailangan din talaga yan para mas makontrol yung lane. Pero yung camera natin guys, hindi natin to hawak. Though, that's going to be Grimstroke. Nasibat, nasecure ang kill. Jokam, taking that one for himself. Ayan. Okay. Si Tims, Sheesh, Junel, Jisoo, Dotto, Vort, Highest Kite, Von, Danny, si Eugene, si Sod, Randel, shoutout sa inyo, mga kaibigan. On the top lane, that's gonna be Akashi paying the price for overextending, not respecting yun ngang damage na kayang maibigay dito ni Frisk together with that Pudge. Pero uy, wasak sila dito sa decay ni Ponyo, mga idolo. Eh, meron kasing knockout na strength din yung mga zombies doon kay Lion. So, meaning to say, that's Ponyo dealing tons of damage with that decay. Solid na solid. So, kahit namatay dun si Luna,
hindi ganong nakinabang yung Pudge and etong sila yun. On the mid lane though, Ekozizi, he's very low pero hindi pa rin siya namamatay. Gyrocopter, maiipit na lamang dyan sa may mid lane. Ilista mo na yan. Panglistahan na yan. Ano Nostra dito, sabi ni Boss Daniel Daal. Siguro Boss Team Master, late game. Early on, mga 32 minutes pababa or 35 minutes pababa, talon pwede. Yan, mga ganun. Pero ano pa lang yun, ah? Sa mga 35 to 40, nag-aalangan pa yung talon doon. Kung di nila ma-end within that span, yun. Pwedeng-pwede nang makabalik na dito yung Aster. Usual lang mga ganun. So Michael, hello, hello. Ayan, si Pando, si Junel. Ayan, pagtapos nito, tama. Pagtapos nito, idol. Si Midwan, nagsama pa ng isa. Ano ba yan? Marunong ka ba tumingin ng muka? Parang bago yan, ah. Bago yan sa aming paningin. Si Jokam, kukuha ng Wisdom Rune sa may gilid. On the mid naman, Chuan. Sinusubukan niya ng mamain dito si DK. Diba? Well, understandable naman. Para naman hindi ganun nga ka-free yung DK. Unlike kanina, masyadong masaya yung DK eh. Diba? Ayan. Main lang ako ng ramen, nag-1-1 na. Buti di nakataya second game. Tama, Boss Randy. Buti na lang talaga at nakaligtas ka doon. Eh, eto. Tignan natin. Malay naman natin talo na yung mga silap ng game number 3. 7 minutes into the game. 5-3. So, yung lead, hawak pa dito ng talon. Yung DK, challenge talaga siya dyan sa may mid lane. He's the lowest of the low sa lahat ng cores. And mukhang pagbabalaan pa. Direct. Ayan na nga, mga kaibigan. Yung Jot Dog, mababasag naman yaan. So, hindi masastan itong si DK. But that's the Arcane Rune secured by Chuan. Dalawang support, approaching top. Pero nakatunog na dito yung Acer. So, they'll be doing the same thing. Hook in. Jokam dead dito ngayon sa kamay nito ngang si Grimstroke as the Inkswell pops off. Ayan, ayan. Kumakain ng drumstick habang nagkakasparaganahan, sabi ni Hash Pop. Akin na ang drumstick. Chichibuging ko yan. Magmumukbang talaga tayo dito. Pero yun, 4-5 ang ating score. Somewhat okay for Aster. Kasi hindi sila ganun ka-behind. Again, yung late game nila dito, yung pinaka-power spike nila or yun nga kanilang pinaka-sandigan, ano, nitong lineup. Pero top lane, nakatipi dito si Pudge. Pabalik naman sa base. Faceless Void. Sakto lang yung nagiging laning niya dito against the Mars. Hindi naman siya ganun ka-behind. Di worrisome. So still, Aster, eh, doon pa lang sila sa may ano, chilling face. Yan. Chilling face muna sila dito. Nari mo ba? Yes, bossing. Na-shoot tayo. Na-shoot tayo sa ating tweets. Pero si Preska yun, shoot muna kay Punyo. That's the undying na talaga namang bosset, ano? So, tower push sa may mid lane. Kita nyo kung gano'n nagmamadali yung talon para kumuha ng tower at ma-open up nga yung mapa. Uy, hook! Grabe naman yun! Max length! And eto nga pong si Kuya mong Pudge, ninert-ngert muna si Jokam. He paid the price. He's too deep. He got hooked. Ponyo daw, wala na siyang flesh golem, even yung tombstone, and that's a signal for Aster to take him down. Two supports gone sa side na to nga pong talon. 6-6 and Team Aster slightly going back on track. Ayan. Okay na, okay na. Nababan tayo, ha, mga idol, ha. Nababan tayo sa Twitch. Ha? Dami din daw na ano, nangyayari sa Twitch. Ayan, ayan. So, 10 minutes into the game. Almost same pa rin ng pangyayari. May lamang sa vision itong Aster sa may ibaba. Dahil nga dun sa may Clifford na meron sila. So, pwede nga nilang ma-anticipate yung possible place dito ng talon na namumuo dyan sa may jungle area. Pero for the mid lane, gusto na lang din basagin dito ni Chuan para makatulong na siya sa sides. Diba? Okay na din.
Oh, Boss Francis, nakita naman na natin. Nakita naman na natin. Ano? So, yun nga pong Tier 1 Middle Tower. It'll be destroyed by True One easily. Yun namang si Podge together with Lion. Te-testing sila sa taas. Pero, papunta dito si Undying at saka si Timber. Kung di ako nagkakamali. Oo, Timber to. Ayun, nas Timber. Nasa may mid against this DK rather. Binabahayan niya pa din yan. Si Undying lang pala yung nakikita natin doon sa may ibab, ay sa may taas. So, Gyro tsaka si Mars. Still combo dun sa may baba. Talagang binabahayan na nila yan para din ma-zone out na nila si Faceless Void. Which is currently smoked up. Going for some victim. Luna nga yung makikita dito nitong si Grimstroke. Ayan na, masastroke ata dito si Luna. Yari ka chong! Die! Yun na nga mga pare. Chronosphere, medyo mabagal pa. Hindi siya napatay within the duration, but there's going to be the finger of death. Akash is still alive and oh no! One more hit! He could die, but he's still alive and kicking. Oh my golly, that's good! Patay pa dito si Frisk. TP out for this Faceless Void. Nothing to stop him though. Pero si Akashi, my boy, he's still alive. Uma-ankle break, mga idol. Ginamita ng Emperor's Eye. Diba? Beautiful. Great escape para dito kay Luna. I mean, naka-farm pa siya doon. Makaka-back siya. And hindi siya punished at all. So, goods na yan. After nito, blacklist na. Yes, buddy. After nito, blacklist na tayo. Okay, relax lang kayo dyan. Mamaya, blacklist na po tayo. Isihan nyo lang mga mukha ninyo. 6-7, score natin dito. Hindi pa naman ganun karami. Yun nga mga nagiging bakbakan. And ito, limitado. Alam nilang wala nga Chronosphere. Time walk out? But the Spear of Mars, nagamit na nga kanina, Ponyo approaching. There goes Timber as well. They need to lock him down. He does have this time walk. There's going to be Chakram slowing him down and Faceless Void. Walang mukhang maiarap pag namatay siya yung Spear Sala. Time walk na naman nagamit mga kaibigan. Kaso muntik na. Isa pa. Ayun na nga. Ang Chakram ang tumapos dito kay Tropa. Soulbind, nagkakombohan na. Nahook naman na dito ngayon si Undying. Timberso naman mga kaibigan. Napakakunat na mukha, hindi pa siya namamatay sa ngayon. Kaso lang yung dragon. Ayun, nakulong sa arena. Andun pa si kuya mong Luna. Eclipse, dishing out the damage. Akashi still alive and kicking. Echos lang, sabi dito ni Chuan. Leaving Pudge alone. But the Pudge will be speared away from this Timber, saving his boy. Oh no. Oh no moments para sa Aster, whereas for Talon, sobrang solid nung kanilang teamfight doon sa ibaba. Beautiful. Beautiful, beautiful place mula dito ngayon sa Talon. Satisfying clash yung napanood natin. Sumupok lang yung Aster, pero nagkaroon kasi sila ng error. Hindi nasulit yung Soulbind dahil nahook nga ni Pudge. And that just happened, mga idol. Talon stepping up their game. Hindi naman din inasahan ng Aster yung disaster na yun. Diba? Okay na, okay na. Pag wala po tayong sound or pag wala kayong in-game sound, huwag kayong mag-alala, hindi po kayo or wala pong error. Ganun po talaga, wala po tayong in-game sound sa ngayon dahil hindi po tayo official broadcaster ng BetBoom Dacha. So, nandito lang po tayo para i-broadcast itong close qualifiers, mga idol. Tis lang, and magkakaroon naman tayo soon sa mga iba pang tournaments. And for now, 18-11 yung score, 5K lead on the side of Talon. Smoke na sila. Makakasalubong nila dito si Grim together with DK, napapunta sa taas. Pero pwedeng mag-iba yung ihip ng hangin dahil may Chronosphere dito si Faceless Void. Lion, nasa kanya yung damage pero wala siya sa taas. So I guess it's fine in Faceless Void. Oh no, deleted si Tropa. Sabay, TP out na lang dito ni Grim. Well, at least na-lesson niyo yung casualty. Okay na yun. Okay na mga idol. Ay, direct pa tayo pa full screen. Thank you. Yun. So, 15 minutes. Tuloy-tuloy pa din yung pag-iinaso dito ng Talon. Well, lamang sila eh.
Diba? Kita naman natin kung gaano nga kaaktibo ngayon si Chuan. Utilizing the momentum or yun nga pong kanilang advantage sa ngayon. DK, merong Elder Dragon form na pwedeng magamit maya-mayang onte. Pero look at them. Nag-group up sila dito sa may mid lane. Going to the bot, most likely. Kasi andun din naman si Luna. Kailangan talaga nilang masulit or magmadali. Yan. Kailangan nila magmadali up to the point na hindi na makahinga yung Aster at ito namang si Luna, sobrang taas na ng difference kumpara doon sa carry nung kabila. Yung kasi talaga yung strength ni Luna eh. Yung capability niyang mauna. So Pudge and Lion nasa may rush pit, mga idol. Okay, legit ba? Oh pare, na ano na, shoot tayo ng tweets. Ayan, so relax lang kayo dyan. Ayan, sabi nga din ni Direk, dapat itayo eh. Shoot tayo mga idol. Na hit tayo, na hit. So, beng-beng eh. So for now, Luna going for Manta style. Ayan, mga ilan-ilan na lang naman ang kailangan niya dyan. Pero mga idol, tier 2 bottom. Kita nyo, nagmamadali. 17 minutes. Nirarush na nila yung tier 2 bot. Pero etong si Undying, he's undying right now. Oh my god, napag-flash golem. Sabay iwan pa nga dito ngayon ng tombstone. Then again, the dragon being controlled inside the arena. No Pudge, can't do a thing. Eating up those lucent beams from the eclipse. This 3 dead, 2 cores doon. Sa tatlong namatay mga kaibigan. What a beautiful attempt from Talon. Hindi na-afford ng Aster mamatay ng sunod-sunod kung gusto nilang makahabol talaga or mapatagal pa tong game. Kasi kumakagat sila dun sa ginagawa or sa pinipilit mangyari nitong ang Talon na teamfight lang ng teamfight. Kasi sa ngayon, sila yung mas malakas. Diba? Unkillable dito si Ponyo kapag ka nakapag-flash golem at nakapag-ipon siya ng mga decay. So, kumbaga, ano lang dito, minamama lang ng Talon yung Aster. Well, Aster naman kasi, gaya na na-point out natin, yung strength ng heroes nila or yung power spike, mamaya pa eh. Diba? Mamaya pa din naman talaga natin maikitaan ng lakas yan. So, let's see kung aabot pa tayo sa puntong yun. Sa 18 minutes, parang konti na lang nag-attempt ng mag-high ground dito yung Talon. Kita ka dyan, Choy. Si Chuan, masa silence lang naman sa dyan. So, yun ah. Makataas dito si Grimstroke. Roshan is available. Pwedeng yun yung next objective ng Talon. Kung hindi man mag-tier 3. Alright. Ilan po Pinoy sa Talon? Si Akashish lang po. Si Akashish. Ayan, WS, si Jokam. Ayan, yun yung mga kasama nila. Kasama ni Akashi. Shuan. Ayan. Alright, yan siya si Ponyo. So, Glimmer Cape. Ang in-next item dito nitong si Gyro. Wala, kita nyo? Nagmamadali na yung Talon, no? Alam kasi talaga nila yung power spike ng kanilang lineup. And if lumampas sila doon, it will be a very difficult route to take. Diba? Kumbaga, ang hirap ipanalo ng mga ganong klase ng moments. So, Luna's going for that tier 2 top tower. Diba? Faceless boy. Dasan ba damage niya sa pag nag-chrono siya? Wala pa siyang damage pansarili. Kailangan niya muna umasa sa lion. Yan, sa finger of death. Diba? Sa dragon. Nag-Elder Dragon form, ano? Yeah. So, easy tower pushes mula dito ngayon sa Talon. They'll be clearing up the Tormentor as well. Ayan. GG na Talon win. Grabe, quick game. Sabi ni Lokar, please. Naku, ayun na nga. Tingnan natin kung matutupad ng sinabi ni Idol. Kasi sa ngayon, winning nga sila mga tropa, ano? Sword for Undying. Goods na to. Oh, yan. Mamimigay daw ng 1K si Ja Sosas. PM lang sa Kuya Next page. Yan yung nakasulat dyan, guys.
PM lang sa Koenig's page, mamimigay si Jazz Osas ng 1K. Yeah. Okay na. Oh, sige, ban ka muna, idol. Masyado ka ng, ano, masyado ka ng Nostra Gods. Ano ba sabi ko sa inyo? Diba? Pagka under, talon. Pag over, aster. Kasi yun talaga yung power spike nung lineup nila. Ngayon, depende na lang sa Aster kung kaya pa nilang patagalin itong game. But with what's happening right now, kaya na point out natin, Roshan is the next objective dito nitong si Akashi. Well, wala namang mali doon, di ba? Ang pinakamaganda lang talaga dyan sa side ng Talon, hindi ito i-contest ng Aster. Di ba? Para kasing, para nag-suicide nun pagka pumunta ka dyan sa baba at wala na, sinuko mo na talaga yung lahat. Pagka pumunta ka dyan, wala pang damage yung Faceless, naka-shove yung top, mahirap talaga. Para mong tinotrow yung game na yun pagka dinefend mo pa yung rush na yun. Lalo na, first rush pa lang naman, hindi pa naman ganun kabigat. Diba? Ages pa lang. Blacklist, tagilid din. Nanalo pa, swear. Sabi ni Boss Trendy, ayan na nga ang sinasabi. Sa hula, no? So, malay naman natin. Makabawi pa dito ang Aster. Still, this is the game number 3. Whoever loses this one will be eliminated from the BetBoom Dacha 2024 CNNC Closed Qualifier. After this, mga tropa, Blacklist versus Geekfam. Matindi-tinding bakbakan yung mapapanood natin. Frisk! Aray! The spear is real. Natuhog si Idol Bree. Natuhog mine. So he's gone for 19 seconds. Magganong kalaking loss. Pero still, hindi nyo afford lumaban. Pagkulang kayo. So si Pudge clearing out sa baba. Faceless Void. Wala siyang ibang option kundi yung mag-farm sa safest area, which is dun sa may top lane. Kasi kitang-kita niya naman lahat dito sa may mid. Bumabasag. Diba? Umagawa ng way. Tombstone dropped. Timbersaw magmamatapang sa ngayon. Walang mahuhook si Pudge. That's going to be the homing missile connecting. Pero, ayun na. Help mo na. Alright. So, tier 3 mid pushed dito. Sa may mid, maglilinis na po ng mid si Luna. Looking at that set of racks sa may mid, wala na talagang matitira. Mahuhok si Luna. Naka-ages pa siya, mga kaibigan. Mababurst naman ng kaso lang si Faceless Void. Nandito na din. Naka-BKB, nag-crona na mga kaibigan ng kaso lamang. Yun nga pong si Jokom nasa labas, sumihit pa nga. And WS finishing off Grimstroke. Kahit na nasa loob siya ng Chronosphere, Luna with another life. With another chance, talaga namang gagawin niya ang lahat. Makapalag lang na hook na dito ngayon. Ito ngang si Undying, but Undying is indeed undying on this clash. Frisk is low. Look at those ricochets, mga kaibigan. Those glaives talaga namang tinatapos. Yun ngang bawat kalaban, may mahuhook na naman. Ponyo still saved by his boys. Grabe naman talaga yan. Walang mamamatay sa pamilyang ito. Ang kaso lang, eto na. Tinanim na nga yung kanyang tombstone. Sakto naman kinamatay niya na. Yun nga pong pangyayaring yun. Finally, he fell down. That's gonna be 3v4. DK, mabubuhay na. Pero etong si Luna, mga kaibigan, papalag pa naman. Eddie Jim, ang kaso, yun lang. Trinang kaso, si Echo. Yari na, mga idol. Goodbye ang Aray, sabi ni Juday. It's over. Yung Gyrocopter, bosset na din dito eh. Pwede na silang maglinis dito sa may bottom lane kung tutusin. There it is. GG. Mga pare, tinawag na. Ano ba ang sabi ko kanina? Kapag ka sobrang linis nung naging game nitong si Luna sa laning niya, untouched si tropa. Hindi talaga magiging ganun kadali for Faceless Void or for his gang to prolong the game at umabot pa tayo doon sa kanilang power spike na late game. Diba? Wala eh. Sobrang mag-snowball yung Luna. Unkillable yung Undying. Problema din itong si Chuan and itong si Mars. Si Jokam,
isa din sa tinik. So, talagang solid yung naging performance dito ng Talon. And Direk, meron ba tayong bracket? Oo, pwede man natin pakita. Pag meron lang naman, kahit hindi updated, para lang maipakita natin sa kanila. Diba? Ayun na nga. Ano bang sinasabi ko sa inyo, mga idol? Oh, wala kayong paniwala eh. Okay na, mga idol. And there we have it, the MVP, WS, sa kanya nga pong Mars. Solid na solid yung mga spears and yun nga pong kanyang mga arena catches. Beautiful win right there and beautiful game mula kay WS. Supreme player of the game natin na yun, present to us by Red Bull Supreme. So, eto ang ating bracket, mga idol. Lower bracket semifinal. Yan na po ang Talon. Waiting sila doon. At kung sinong manalo dito sa Geek Fam versus Blacklist International, sila po yung tatapat dyan sa Talon Esports sa lower bracket semifinals. Yan ang mga mangyayari mamaya. Geek Fam versus Blacklist to be casted by Alo and Kimo. Be sure to tune in and follow Kuya Nick, pati yung YouTube natin. Subscribe na din kayo para ma-notify kayo kapag nag-live tayo. Di ko alam kung magre-live tayo, pero chill na kayo dito sa atin nga pong stream para updated din kayo. Mga idol, maraming salamat.